Magandang hapon, ako po si Benison Estareja at meron muli tayong update regarding pa rin sa ating binabantayan na si Typhoon Odette with international name na Rai. As of 4 in the afternoon po, ay nasa coastal waters na ito ng San Vicente, Palawan at tataglay ang hangin na 155 kilometers per hour pa rin malapit sa sentro at may bugso na nasa 205 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward pa rin sa bilis na 25 kilometers per hour. Kung mapapansin natin sa ating satellite animation, maulap pa rin sa malaking bahagi po ng Luzon and Western Visayas. Kung saan dito po, kung mapapansin natin sa ating mapa, may mga cloudiness tayo sa Bicol region, sa may Calabar zone, Metro Manila, and other parts of Northern and Central Luzon dahil po yan sa trough o yung outer part nitong si Typhoon Odette. Dito naman sa may Mimaropa and Western Visayas, direct effect po ni Bagyong Odette ang nararanasan nila. So meron pa rin mga pag-ulan at mga bugso ng hangin. So simula po kahapon, alauna imedya ng hapon in particular ay naglandfall itong si Bagyong Odette at nagpatuloy. Siyam na beses po na naglandfall ito simula dito sa may Surigao del Norte, kung matatandaan natin. Sinundan ng dinagat, dalawang beses sa Southern Leyte, dalawang beses sa Bohol, then kagabi sa Carcao, Cebu, pangwalo sa La Libertad, Negros Oriental, at nagkaroon ng pangsiyam na landfall dito po sa mainland Palawan, particular na sa Bayan ng Rojas, kaninang 3:10 p.m. And most likely, ito na po yung huling landfall for Typhoon Odette. Ito naman po yung pinakahuling track ng pag-asa with regards to Odette. Kung mapapansin din natin, westward movement for the last 48 hours. At ang malakas po ito, considered as a strong typhoon within the next 24 hours from 2 p.m. kanina hanggang 2 p.m. bukas ay papalabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At this moment ay tinatawid niya itong parting northern portion of Palawan. Naglandfall sa Rojas ng 3:10, alas 4 na sa may San Vicente, Palawan. Sa gabi hanggang sa umaga ay inaasahang nasa West Philippines ito. At around noon time naman bukas ay nakalabas na ito ng ating Area of Responsibility pero malapit pa rin dun sa Kalayaan Island sa Palawan. Sa ngayon po ay nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 3 sa northern portion of Palawan, kabilang ng mga bayan ng El Nido, Taytay, Araceli, Dumaran, Rojas, San Vicente, at Puerto Princesa City. So asahan pa rin natin yung direct effect na damaging or destructive typhoon force winds. Sa mga susunod na oras, meron tayong mga signal number 2 rin sa central portion of Palawan. Ito yung mga bayan ng Nara, Sofronio, Española, Quezon, Aborlan, Rizal, Brooks Point, at kabilang na rin ang mga bayan sa Kalayaan, Kalamian, Cuyo, at Cagayan Silio Island. So ito pong paligid ng Palawan, meron tayong signal number 2. Equivalent yan sa damaging storm force winds. Meron pa rin po tayong tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang areas ng Southern Luzon and Visayas. Kabilang na dyan ang Occidental and Oriental Mindoro, western portion of Romblon, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, so basically Panay Island, sa Guimaras, at sa western portion of Negros Occidental, meron din tayong signal number 1 pa rin, at sa rest of Palawan, particular na sa extreme southern portion. So ibig sabihin po, may mga pagbuso pa rin ng hangin sa mga susunod na oras, pero possible po by tomorrow early morning ay malilift na rin yung signal number 1 dito sa may areas ng Western Visayas and Mindoro provinces. At tanging dito na lamang po sa Palawan magkakaroon ng signal hanggang sa makalabas nga ng area of responsibility itong si Odette. Ano yung inaasahan natin in terms of rainfall tonight? Meron tayong heavy to torrential rains sa Palawan na posible po mag-cause ng mga pagbaha. Pwede rin po mag-cause ito ng mga pagguho ng lupa or landslide sa mga bulubundukin na lugar. Moderate to heavy rains sa mga nangaasahan, epekto rin po nitong si Typhoon Odette sa Bicol region, Quezon, and rest of Mimaropa. Meron namang light to moderate rains, epekto ng trough o yung outer part nitong si Odette dito po sa Cagayan Valley, Cordillera region, Aurora, Zamboanga Peninsula, Danau del Norte, Misamis Occidental at natitira pang bahagi ng Calabarzon.
Tomorrow naman po, meron tayong heavy rainfall tanging dito na lamang po sa Calayan Islands sa Palawan. Moderate to heavy rain sa eastern portion of Cagayan, Aurora, and Quezon. Associated po yan sa shear line o yung tagpuan ng amihan at ng easterlies. Habang meron tayong light to moderate rains bukas sa Cordillera region kasama yung Baguio, Eastern Visayas, Rizal, Bulacan, mainland Palawan kabilang ng Calamian Islands, Bicol region at natitirang bahagi ng Cagayan Valley. Sa mga nagtatanong naman po dito sa Metro Manila, asahan natin ngayong gabi magkakaroon tayo ng mga kalat-kalat na mga ulan, epekto rin po yan ng trough nitong si Typhoon Odette. But by tomorrow, asahan natin mostly cloudy skies at mas kukunti na lamang yung aasahan ng mga pag-ulan, more mga isolated rain showers. Paalala sa ating mga kababayan, lahat ng nabanggit natin, mapa-light to moderate man yan or heavy to torrential, possible po mag-cause ng mga pagbaha, lalo na dun sa mga low-lying areas at yung mga malapit po sa ilog. Then possible din mag-cause ng pagguho ng lupa naman sa mga mountainous areas. Kaya makinig po sa mga updates ng PAGASA, lalo na yung mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories. Sa coastal waters naman po, inuulit natin na sa 1 to 10 meters ang wave height dun sa mga seaboards na merong tropical cyclone wind signal dito sa Mimaropa and Western Visayas. 2.8 hanggang 4 at kalahating metrong taas ng mga pag-alo naman sa seaboards ng Northern Luzon at sa Eastern seaboards ng Luzon and Visayas, epekto po yan ng amihan at epekto na rin nitong si Bagyong Odette. Storm surge possible pa rin up to 3.0 meters dito po sa low-lying coast ng lalawigan na lamang ng Palawan. Ano naman ang inaasahan natin ulit regarding sa track and intensity? Lalabas nga ng West Philippine Sea itong si Bagyong Odette tonight at magpapas malapit sa Calayan Islands bukas ng tanghali. Inaasahan namang mananatili ito as a typhoon habang tinatawid ang West Philippine Sea, kung saan possible magkaroon ng slight re-intensification. Tapos nakikita natin na lalabas nga ito ng PR either tomorrow morning or early afternoon, and paglabas niya, saka pa lang siya magkakaroon ng continuous weakening dahil doon sa pag-penetrate ng amihan. So yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Yung next update natin regarding kay Typhoon Odette ay mamayang alas 11 ng gabi. Ako si Ben.